pari mo si Crisanto sa iyong maitim na pakana. Lucila, sa pamamagitan ni Crisanto ay matutupad ko ang aking pangarap na maghari sa Daigdig. Maghari? O magsabog ng lagim? O! Upang madama ng tao ang lupit ng aking paghihiganti. Ako, si Satanas, na siyang tunay na Panginoon ng sanlibutan, binaliwala nila. At sa halip ay sinamba nila ang Diyos na kaangoy kong mortal. Hintayin mo. Hintayin mong maakit sila ni Crisanto. At lahat sila dadapa sa aking panan at sasampalataya sa aking kapangyarihan. At tayong dalawa, magkasama nating tatamasahin ang sandaling yun ng aking gloria. Mangyari ba? Ikaw ang aking reyna. Lalasapin mo ang kaluwalhati ang nararapat sa iyo. Hindi. Di lang siyang mapalad na napiling maging ina ng aking una. Nang umibig ako sa iyo, akala ko tao ka. Naibig ko na magbuntis ako kay Crisanto. Tao siya na sa aking sinapupunan. Tao siya nung isilang ko. At kahit ngayon alam ko ng tunay mong katauhan na ikaw ang Diablo! Tao ko rin mananatiling anak ko! Ako ang kanyang ama. Laman siya ng aking laman. At ako ang kanyang ina. Ako lamang maring bumigay sa kanya ng dugo, puso at kaluluwa. Damit ko lamang ang iyong katawan upang maisilang sa mundong ito ang aking anak. Hindi ka titignan, wala kang karapatan sa kanya. Demon! Tama ka! Demon! Tama ka! Demon! Tama ka! Demonyo ka! Ma! Ngayon mo sabihin na wala akong karapatan sa anak ko. Crisanto, dakila ang misyong inilaan ko para sa iyo. Sa pamamagitan mo lamang may babaling ang pananampalataya ng tao mula sa Diyos. Tungo sa akin, ako na iyong ama. Atayin mo sila doon sa aking kaharian. Crisanto! At abigayahan walang hanggang. Huwag ka makinig sa kanya! Huwag pakinggan ang demonyo mong ama! Tungo doon sa aking kaharian. Doon sa kaligayahan walang hanggan. Walang hanggang! Mama, masyak! Sumama ka sa aking kasyakot! Sa aking kasumama! Sari! Sumama ka sa aking kasyakot! Sumama! Crisanto! Huwag ka makinig sa kanya! Ako ang iyong ama! Crisanto! Hakin! Layo ka! Layoan mo kami! Sa buhay naming Satanas, lumayo ka! Layoan mo kami, mag-ina! Lumayo ka! Lumayo ka, Satanas! Lumayo ka! Tama na, mama! Mama! Mama, tama na! Lumayo ka dyan! Umalis ka dyan, Crisanto! Mama, tama na!
Saan? Ibaba nyo na. Dali, doon tayo. Uy, ang cute mo naman. Anong pangalan mo? Kulit. Kulit? Ay, ang cute din ang dal mo ah. Sino kayo? Kami yung magbabakasyon dito sa bahay nyo. Ah, ganun. Uh-uh. Lola, Lola! Andito na ang mga bisita nyo! Hoy, tulungan mo naman ako dito. Ano? Ang ganggang ng dala mo eh. Maghapon ko lang natutulog. Ako nga, sakit ang katawan ko sa biyahe. Kahit kailan, ganyan ka naman talaga eh. Batugan. Ganda pala talaga dito ah. Oo. Tama-tama. Dito tayo magtatayo ng tent mamaya. Magka-camping tayo. Mami, narinig ko na sinisigawan ka na naman ni Sandra. Nakakainis na talaga yung babaeng yan, ah. Maganda. Maganda tong lugar na to. Mukhang mag-i-enjoy tayo dito, ah. Saan ko po ilalagay itong mga gamit natin? Teka't aalamin ko kay Aling Lucila kung alin ang mga kwartong pwede nating gamitin. Bakit kami narinito? Magbabakasyon kami. Ano pa? Bakit? Sabi sa amin ni Papa eh, para magkasundo-sundo kami ni Ate Sandra. Eh, bakit? Kasi, lagi mainit ang ulo ni Ate Sandra sa amin ni Mami at saka ni Ate Dayan. Eh, bakit? Bakit na naman? Kasi, asawa ng Mami namin ang Papa ni Ate Sandra. Eh, bakit? Ay, ang daming tanong. Kasi... Ang dapat palang itawag sa'yo, kulit ano, dahil napakakulit mo. O, sige na, doon ka na sa labas dahil hindi ka na namin kailangan, ha? Eh, bakit? Dahil sa ukit. Ah. O, sige na, doon ka na sa labas. Ikaw naman, bakit ka naman sagot ng sagot? Eh, kasi tanong siya ng tanong, eh. Dahil kasi naman, Sabsi, dapat ang problema ng pamilya, atin-atin na lang yon. O, sige na, doon ka na sa itaas at dalhin mo na yung mga gamit mo at huwag ka nang makikialam sa problema ng matatanda, okay? Sabagay, baby pa ako. Pakidala nyo na lang yung mga iba pang gamit sa itaas at ayusin nyo na rin yung kwarto. Sige, panik mo na yan. Lahat ng bagay sa bahay na ito ay nasa ayos na. Wala kayong dapat baguhin. Wala kayong dapat galawin. Ang mga pinto na nakabukas pwedeng pasukin. Ang nakasusi, huwag nang pakikialaman. Bakit? Meron ho ba kayong lihim na itinatago sa bahay na to? Ang ibig kong sabihin, lahat ng kakailanganin nyo, nakalitaw na. Wala na kayong hanapin pa. Bueno, kung meron kayong kailangan sa akin, andun lang ako sa bahay, pahingaan ko doon sa likuran. Sana maging masayang inyong bakasyon dito. Ubo po muna tayo, Iya. Nahiratan ba kayo pa? Eh, Pa, maupo muna kayo. Akong bahala dyan. Relax lang kayo. Saan ba masakit pa? Ayan, dyan, dyan. Biglang sumakit eh. Sandra, asikasuhin mo na muna yung mga gamit mo ako na dyan. Tumabi ka nga dyan! Mami! Nasaktan ka ba? Danda ka naman, Sandra, sa mami ko! Sabihin mo dyan sa ambisyosa mong ina, hinding-hindi ako papayag na ilayo niya sa akin ng papa. Wala namang iniisip na ganyan ng mama ko eh. Anong wala? Sa tuwing asikasuhin ko papa, pinipigilan niya ako eh. Tama na, Sandra. Papa, walang matinong babaeng papatol sa inyo sa kalagayan niyong yan. Kundi dahil sa kayamanan niyo lang. Mahal ni Mami ang iyong papa. Talagang mahal ang papa. Milyonaryo siya, hindi ba? Tama na yan. Yan ang presyo ng pagmamahal sa kanya ng iyong ina. Bawiin mo yung sinabi mo. Bakit ko babawiin? Totoo naman ah. Bawiin mo. Dayan. Pero Papa Miguel, kayo na rin ang nagsabi na kailangan natin ng bakasyong ito
para bigyan ang ating mga sarili ng pagkakataong mahalin ang isa't isa. Pero, kung ganyan naman ang ganyan si Sandra... Diane, walang masamang ibig sabihin si Sandra. Mami, kung ayaw sa atin ni Sandra, mas mabuti pang umuwi na lang tayo. Hindi. Inaasahan ko na magiging masaya ang pagbabakasyon natin ito. Magiging masaya. Pabayaan mo sila, Papa. Sasaya rin naman tayo maski nawala sila eh. Sasaya tayo ng sama-sama. Humingi ka ng tawad sa pagkakamali mo. Papa! Humingi ka ng tawad! Sorry. Hindi mo na dapat pinagawa yun sa kanya. Naiintindihan ko ang kanyang damdamin. Kailangang matutunan niyang tanggapin ka at ang mga anak mo. Mas maaga niya magagawa yun. Mas mabuti para sa ating lahat. Boses mo. Siyempre. Para kay Dayan to eh. At magandang bagay lang nasa isip ko ibigay sa kanya. Love me tender, love me sweet, never let me go. Billy, iniho ko to talaga para sa'yo. No, thanks. My life complete and I love you so. Love me tender. Tama na nga yan! Ang hindi ko maintindihan, Dayan,
bago kayo dumating mag-iina sa buhay ng aming pamilya. Maganda ang pagtitingin na namin dalawa ni Billy. Sandra? Pwede ba? O ano? Totoo naman ah. Pero halos ngayon, hindi mo na ako pinapansin. Katulad ka rin ng iyong ina. Pero huwag kang mag-alala. Sumpa ko sa'yo. Bago matapos ang bakasyong to, patutunayan ko kay Sandra na kung hindi ko man kayang higitan, papantayan ko ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Sandra, kung galit ka sa akin, huwag mo nang idadamay ang mama ko. Kung gusto mo si Billy, iyong-iyo na siya. Hindi naman si Billy ang hinahanap kong lalaki. Oh, tingnan mo na. Pinagpipilitan mo sarili mo, hindi pa man busted ka na. Ang pangarap ko sa buhay, magkaroon ng mamahalin na Prince Charming. Ano ba yun? Teka, teka! Teka! Teka, sandali! Sino ka ba? Ako si Prince. Bakit? Prinsipe ka ba? Hindi. Prince talaga ang pangalan ko. Nakatira kami, Bandarian. Nabalitaan kong kayo ang bagong kapitbahay namin, kaya napag-isipan kong pasyalan kayo rito at saka makipagkaibigan. Hi. Hi. Makikipagkaibigan ka lang pala eh. Ba't kailangan mo pa kami takutin? Hindi. Paraan ko lang yan para maging masaya ang ating pagkikilala. I'm Billy. Hi, Billy. Ako nga pala si Sandra. Hi, Sandra. I'm Dayan. Hi, Dayan. Hi, anong pangalan mo? Sabsi, bakit? Ang ganda mo. Iba rin to ah. Pwede kita makausap ng sarilinan? Nako, masyadong mataray yan. Mapapasubo ka. Sabsi, ipakita mo. Sige na. Hi, nako. Oh, maupo ka. Okay dito, no? O bakit? Ang bilis mo naman, no? Eh, pagtatagalin pa ba yun? Kahit na ngayon lang kita nakita, alam kong love at first sight na ako sa'yo. Hoy, anong love at first sight? Eh, hindi pa nga kita nakikilala ng lubos, no? At saka alam ko sa'yo, eh, peking prinsipe ka. Ah, ganun. O, para makilala niyo ako ng husto, bukas, pasyal tayo. At saka kayo rin. Sagot kong gastos. Basta.
tayo maghintay muna upang buhay gumanda. Ang ating pag-asa bukas sa kay ganda nakakamit, maghintay ka! Dapat ka mag-ingat. The only thing you can do. Dapat ka mag-ingat. One thing I know I can do. Baby, may aakit sa'yo. Ingat, the only thing I can do. Baby, dapat kang mag-ingat. One thing I know I can do. Ah!
Sandali! Subukan mo lumapit. Babasagin ko bungo mo. Kuba! Ba't ka ba namamalo? Eh, may aswang dyan kanina eh. Anong aswang? Kanina may aswang dyan. Gusto kong patayin. Aswang kalokohan! Sisigawan. Ang sabi kasi ni Botbot, may aswang raw ang ina rito. Naku, pumalis na kahit sa bahay na to. Ano? Po, ikaw na nga bahala dyan. Ayoko na. Okay na. Huwag kayong matakot sa akin. Sino ka? Oo nga, sino ka? Ano ba kailangan niyo sa amin? Oo nga, ano ba kailangan niyo sa amin? Ako ang tagapangalaga ng bahay na ito. Hindi ako masamang tao. Hindi ko kayo sasaktan. Nalaman kong kayo ang mga bagong lipat sa bahay ni Lucila. Kaya ibig kong ipaalam sa inyo kung sino talaga siya. Ang ganda raw pala ni Ari Lucila nung kabataan niya. Kaya umibig sa kanya si Satanas. Anong umibig? Tangi! Hindi ba yun yung kwento ng pangit na matanda? Hindi. Ang sabi ng matanda, hindi raw umibig. Kundi si Aling Lucila ang napili ni Satanas para mapalaganap dito sa buong mundo ng lahi ng Diablo. Kaya kasama na kayo sa lahing yon? He? Sandra! Papa naman! Pikun ka agad! Nagpapatawa lang naman ako eh. Paano naman wala naman tayong pinag-usapan kundi puro horror na lang ng horror. Di ba, kuya? Oo, ate. Tama yun, Miguel. Yung mga kwentong katatakutan, parang katatawanan na rin, panlibang sa tao. Wala ka bang napupuno, Miguel? Magmula nung makasal tayo, ngayon lang nagkaharap-harap ng ganito yung mga anak natin at nagkakahuntahan. Masasaya sila. Wala silang pinagtatalo ng problema sa pamilya. O, ituloy niyo na yung kwento. Nagkaanak raw ang Diablo kay Aling Lucila. Ano daw ang naging anak? Eh di, Diablo rin. Hoy, prinsa, tumahimik ka na nga dyan. Ginugulo mo lang yung usapan eh, no? Lalaki daw ang anak. At poging-pogi daw. Dyan ako interesado. Ganyan na ganyan yung story ng mga paborito kong fairy tales. Ano kaya itsura ng anak ng Diablo? Siyempre, Diablo rin. Hey, Diablo rin. Hoy, sinabi ko na sa'yo, tumahimik ka na dyan. Halika ka rito, ha? Hey, no, ganyan kasi ang kulit-kulit mo eh. Teka, malalim na yata ang gabi ah. Dapat magpahinga na tayo. Mukha nga eh. Good night, Ma. Night. Good night, Pa. Good night. Bye. Potpot, tulog na rin tayo. Tara. Ah, good night, ho. Night. Miguel? Palagay ko'y totoo mga ikinikwento ng mga bata.
ako matiis, Lola. Ano ang hindi mo matitiis? Na magtanong. Na ano? Gabi-gabi namimitas ka ng bulaklak. Eh, bakit? Kulit. Sa pamamagitan ng mga bulaklak, ay muling nabubuhay ang alaala ng matagal nang namatay. Alaala? Ano yun? Halimbawa, meron kang anak na matay at parang gusto mo siyang makitang buhay, ay di pumitas ka ng bulaklak. Mabubuhay ang patay? Parang ganun na nga. Kulit, balang araw magiging nanay ka rin. At pagdating ng panahon na yon, at saka mo maunawaan ang ibig kong sabihin. Lola, sama ko! Huwag na. Dito ka na lang. Mas mabuti, umakyat ka't matulog ka na. Good night, kulit. Lola, Lola, sama ko! Lagi naman ako ayaw isama. Sino kaya'ng dinadalahan niya ng bulaklak sa ilalim ng bahay? Sino nga kaya? Bakit bigla-bigla kong naisip bilangin ang mga tao? Ka na pala ng demonyo. Ate Sandra naman, huwag naman yan ang pag-usapan natin, oh. Natatakot ako, eh. Anong nireklamo niyo dyan, ha? Kasalanan niyo to, eh, no? Ha? Kung hindi ho dahil sa inyo, hindi mag-iisip si Papang magbakasyon. Hindi sana tayo napunta sa impaktong pamamahay na to. Sa totoo lang, hindi ako takot. Lahi ka rin siguro ng diablo. Kung mapapaibig ng isang diablo ang isang napakagandang babae tulad ni Aling Lucila, kailangan ubod ng gwapo siya. Bakit naman ako matatakot sa isang napakagwapong lalaki pala? Dapat ko pa nga siyang hangaan, eh. Ate Diane, huwag mo sabihin, magkakakrush ka rin sa devil! Hindi. Hindi sa devil, kundi sa anak niya. Ate! Kung mapapaibig ko ang anak ng devil, magkakatotoo lahat ang mga pangarap ko. Magkakaroon na ako ng sweetheart, ng Prince Charming. Huwag ka nga magbibiro ng ganyan, Diane! Mamaya, biglang lumitaw nga dito sa kwartong to'y sinasabi mong demonyo, eh! Hindi ako nagbibiro. Gusto kong makita ang anak ng devil. Lumitaw siya, tuwa ko lang. Ha
maging kasintahan. Narinig ko ang kahilingan. Pabibigyan kita. Dali! Eh, kasi tawag kami doon sa kwarto namin eh. Oo nga, baka meron lumabas na demonyo eh. Hoy, pare, hindi yata tama yung ginagawa mo. Utol ko yan. Talagang hindi tama. So, tumatabi sa akin eh. Maatim niyo bang ipagtabuyan kami? Paano kung atakihin kami ng demonyo? Kesa naman atakihin kayo ng demonyo nito sa katawan. Demonyo? Wala ako noon ha? O, ganito. Kung gusto niyo matulog dito sa kwarto, tabi kayong dalawa. Yan. Hoy! Saka pupunta? Pare, kawawa naman si Dayan doon, nag-iisa. Baka nga totoong may demonyo ron. Hoy! Baka ko ano na yan, ha? Pare, good boy to. Palaki sa kidnat, eh. Matulog na nga kayo. Tulog ka ng mahimbing. Good night.
Labi ko'y hagkan, kamtin ligayang walang hanggan, buhay na walang katapusan. Ano ito? Bakit ka narito? Sino siya? Kailangan malaman nila ito. Kapag ginawa mo yun, hindi na kita babatiin. At lalong hindi na rin kita kakausapin. At mas gusto ko pang mawala ka na rin sa buhay ko. O, Billy, batang ang kami yata nagising? Di ka mo ako nakatulog. Bakit? May problema ako eh. Kaya nga tayo nagbabakasyon dito eh, para kalimutan lahat yung problema. Tapos siya naiisipin mo. Hindi eh. Meron akong malaking bagay na natuklasan sa bahay na to. Teka, ano binatuklasan mo? Ayoko magalis sa akin si Dayan. Ayoko mawala sa buhay niya.
Oh. Pot-pot, parang awa mo na. Tulungan mo ko. Palayain mo ko. Sa sumpa ni Crisanto. Teka, teka. Ano ba tong tramang napasuan ko? Uy, huwag kang umiyak. Baka may makakita sa'yo dito. Baka sabihin may ginagawa akong masama sa'yo. Ano ba? Uy, ano ba? Huh? Ana? Ana? Ha? Ana? Ana? Bot-bot! Sa'yo. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung anong kinatatakutan mo? Babae! Mabuti! Maganda! Iriyaw niyo ako! Tama na! Tumigil ka! Tumigil ka, Sabsi! Tumigil ka! Tahan na. Tahan na. Ano kaya mabuti natin gawin kay Sabsi? Napag-isip-isip ko na dapat na muna kaming lumayong mag-iina. Tingin ko nga, Papa, dapat lang. Kung kayong mag-iina ilalayo? Ayoko namang sirain ang pagsasaya ninyong mag-aama. Pero sa nakikita ko kay Sabsi, kailangan muna natin siyang ilayo para maiwas sa kung anumang demonyong kinatatakutan niya. Oo nga, Papa. Tignan mo si Sabsi, oh. Nakakaawa naman. Hindi. Kung kinakailangan ilayo si Sabsi, sama-sama tayong aalis. Ano nangyayari kay Sabsi? 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 Ano talaga nangyayari sa kanya? Meron siya kinatatakutan. Hindi niya masabi kung ano. Sabsi! 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 Ano nangyari sa'yo? Relax lang! Sabsi! 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 Sa tingin ko, kung magtatagal pa si Sabsi sa bahay na ito, baka ako na pa mangyari sa kanya. Kaya dapat maialis natin siya agad dito. Sabsi! Sabsi! May suggestion ako. Kung okay kay Prince. Ano yun? Mailalayo natin si Sabsi sa bahay na ito nang hindi nasisira ang bakasyon natin. Kung papayag kang dumuna kami tutuloy sa inyo. Okay sa akin! Eh, para sa'yo, okay. Eh, paano naman ang mga parents mo? Pumayag naman kaya sila? Eh, di pipilitin ko! Eh, para sa'kin, lilipas rin yung nangyayari kay Sabsi. Hindi naman kailangan na umalis tayo dito eh. Sabsi! Sabsi! Babaeng nakaputi?
Matanda? Mukhang ang impacto? Alam ko na kayo natatakot ni Sabsi. At nakita ko na sila. Ngayon ko lang nalaman na may gumagala pa ng mga halimaw dito. Halimaw? Wala yun. Dan, sandali. Bakit ba? Nagtataka ako sa'yo, Dan eh. Alam ko naman matatakotin ka eh. Kung bakit halos maloka na si Sabsi. Ayaw pa rin tumakas sa bahay na kinakatakutan niya. Ano ba na gusto mo sa bahay na to? Kung bakit ayaw mong iwan? Wala. Sabsi, okay ka na? Teka, uwi muna ako sa parents ko. Pagpapaalam ko muna yung paglipan ninyo sa amin. Mabuti pa. Babalik ako. Susundin ko kayo. Tingin ko talaga meron sa demonyo yan lahi ninyo eh. Kung hindi ba naman, bakit gano'n na lang ang pagkagayuman ni Papa sa inyo mag-iina? Kung tutuusin, simple lang naman ang solusyon sa problema eh. Magsilayas na kayo mag-iina para tuloy-tuloy na ang ligaya namin mag-ama. Pero hindi. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng demonyong bumabalot sa katawan niya at ayaw humiwalay sa inyo ng papa eh. Sige, inisin niyo ako ng inisin pag hindi pinakawalan ko rin ang demonyo sa utak ko. Ang balita ng isang baliw. Walang katotohanan ng kanyang mga pinagsasabi. Si Dayan! Tingnan mo itong bahay ko. Puro na lang si Dayan. Ito ba naman magiging pugad ng Diablo? Diablo? Devil yun na! Buo na ang aming pasya. Lilipat kami ng bahay ngayon din. Dayan? Putang ina! Bakit hindi niyo na muna ipagpaliban ng ilang araw ang inyong pag-alis? Nang sa ganun mapatunayan ko sa inyo na puro kasinungalingan ang ikinuwento sa inyo ng inyong mga anak. Ang hindi ko matatanggap ay ang pag-alis ninyo na dala ang paniniwalang ako si Lucila na isang alagad ng Diyos ay nag-aalaga ng isang demonyo sa kanyang pamamahay. Hindi ko magagawa yun. Hindi yan totoo. Hindi totoo! Thank you.
mamamatay na sa takot ang isa naming anak. Hanggang ngayon, nakasiksik pa rin siya sa sulok. Oh, Sandra, saan ka pupunta? Meron lang ako nakalimutan bag sa taas. Huwag niyo na lang sabihin na basta na lang tayo tatanga dito. Eh, anong gusto mong gawin natin? Bumalik na lang tayo sa kwarto. Sa dinami-dami ng pasikot-sikot dito, hindi ko na alam kung saan tayo susuot. Teka nga muna, ha? Sino ba yung lalaking yon, ha? Yun ang anak ni Aling Lucila. Ano? Yun yung anak ng Diablo? Oo. Namatay siya noon. Bigla na lang siyang nabuhay. Paano nangyari yon? Kaya ikaw, Sandra, kung sakali ikaw makakita ng pangkay ng isang anak ng Diablo, huwag na huwag kang halik sa kanya.
Diyos ko. Walang bisa ang pananampalataya mo yan sa kapangyarihan ng aking ama. Sino, Lord? Huwag mo subukan muling gamitin yung krus niya sa akin. Sige! Subukan mo! Subukan mo! Sige! Sige! Kulit! Bitawan mo ko! Kulit! Billy! Si Kulit yun ah! Anong gagawin natin ngayon? Tumahimik na muna tayo dito. Mas mahirap kung lalabas pa tayo eh. Huwag kang maingay! Magkaibigan tayo! Teka! Hindi ka pala Diablo ah! Ang gwapo-gwapo mo? Siyempre! Alam mo ba kung sino ang tunay na devil? Si Lola Lucila mo! Alam mo ba nun, pinatay ako ng lola mo? Totoo? Oo! At ngayong buhay na ako, gusto niya ako uling patayin. At pagkatapos niya akong mapatay, ikaw ang isusunod niya! Nay, natatakot ako! Pero bago niya tayo mapatay, papatayin muna natin siya. Eh, anong gagawin natin? Ang gagawin mo, pupuntahan mo ang lola mo. Kukunin mo yung krus na parati niyang tangan at itatapon mo. Yun lang? Yun lang. O sige na, kunin mo na. Opo! Dali! Gusto mo akong patayin, ha? Ang baliktad na krus ay sagisag ng aking ama at walang bisa sa akin yan! Ulis ka dyan! Come on!
silang lahat na nangahas kumapastangan sa aking kapangyarihan. At doon sa mga sasampalataya, naghihintay ang paraiso ng aking kaharian! Teka muna, dyan lang kayo. Titignan ko muna yung dadaanan natin. Ano na kaya ang nangyari kay Billy? Bakit ang tagal-tagal eh? Teka lang, Diana. Titignan ko lang si Billy. Huwag mo kayo iwanan dito! Teka lang, titignan ko nga si Billy. Tatawagin ko nga siya eh. Pero bilisan mo! Papalik din ako, sandali lang. Bilisan mo! Ikaw ang babaeng sugo ng aking ama upang muli akong buhayin. Nakatakda tayo sa isa't isa. Hindi! Iwan mo ako! Diana, ikaw at ako, magsasama tayo sa tunay na paraiso. Sumama ka sa akin. Ayoko sumama sa'yo! Ayoko umibig sa San Diablo! Ayoko pumunta sa Indiana! Demonyo ka! Demonyo ka! Inin lang mo ko. Sabi ko sa'yo, akin ka lang. Crisanto, hindi mo mapipilit ang isang babae hindi naman nagmamahal sa'yo. Hindi kita kinakausap. Crisanto, totoo yun. Hindi ko lang masabi sa'yo na hindi kita mahal dahil ayoko masaktan ang damdamin mo. Pero ngayon, mabuti't malaman mo na kaming dalawa ni Jigo ay malapit ng ikasal.
Sabsi, sandali lang ha. Pa, si Sandra yung sumigaw ha. Baka nagbabangayan na naman yung dalawa. Tignan mo nga, sabihin mong bumaba na at malapit na tayong umalis. Oo. Ingo, ianda mo na sa sakyan. Lalakad tayo bago lumakas ang ulan. Sir, wag na, wag na. Kunin mo na lang yung mga bagahe. At mukhang malakas ang darating na ulan, ah. Oo nga ho, sir, eh. Pero baka naman hindi ho magtuloy. Sarado mong pinto! Sarado na to. Tara na. Bakit? Ano ba nangyari? Huwag ka na magtanong. Ilang beses mo nang iniligtas ang buhay namin? Handa ko si Jesus. Ah! Uli! Uli! Teka, bakit ano nangyari? Inahabol kami ng demonyo! Eh si Sabsi! Ako pala! Sige, sumakay ka na! Babalik ako! Sabsi! Sabsi! Tara na! Halika na! Ano ba? Bilisan mo! Ano ba? Baka maabot na pa tayo eh! Ano ba? Ano? Halika na! Sabsi! Hindi dyan! Dito! Ano? Ano ba itong jablong sinasabi ni Botbot? Yung anak ni Aling Lucila na buhay ulit! Dali! Takbo! Dali! Dali mo na! Sige na! Ano ba? Bilis! Ano ba? Takbo! Ano ba?
ano nangyari? Bigla ho kasing namatay yung makina eh. Ang sama naman ang tiyempo niyan. Ano pang hinihintay mo't nakatanga ka pa dyan? Babayin mo na! Tignan mo kung anong diferensya! Oho, sandali lang ho. Ano ba? Hindi pa paayos yan! Mama Mona, mabuti pa ho kaya eh, bumalik na kayo sa sasakyan. Magubat na ho rito eh. Ako na ho bahala maghanap sa kanila. Mabuti pa nga. Mag-ingat ka lang ha. Oo. Mama! Si Sabsi na saan? Hindi ko nakita. Huwag mo sabihin basta na lamang natin pababayaan yung mga batang yon. Sa tingin ko, dapat na tayong humingi ng tulong sa mga pulis. Ingo! Dalian mo, ano ba? Ingo! Ang tagal-tagal naman yan, oh! Bakit? Ano nangyari? Yeah!
Sige, tumakas ka na! Tumakas ka na! Mona! 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 Dali. Gisa mo. Ah!
pwede ba? Isipin mo naman nakapakanan ng iba. Hindi yun po yung sarili mo na lang. Hindi yan. Yung mama niya, pinain ng buhay na para lang iligtas tayo kay Crisanto. Ba't hindi mo magawa ngayon yun? Ha? Billy! Tindihan. Sino ka ba talaga? Nung una kitang makita, alam ko nang ikaw ang lalaking magpapabalik sa dati kong anyo. Bakit ka mukha ko yung lalaking yan? Siya si Jigo. Magkasintahan kami dalawa. Pero, nang tanggihan ko ang pag-ibig ni Crisanto, isinupa kami ng Diablo. Naging mga pangit, pinandidirihan, kinakatakutan ng mga tao. Pero sa ginawa mo ngayon, sa paghawak mo sa akin mga kamay, sa kabila ng pangit kong anyo, nawala ng bisa ang sumpa. Salamat. Thank you.
ng kuryente ang maaaring makapatay sa isang demonyo. Tulad na nakikita ninyo, hindi ito isang poste lamang. Papa, krusyana! Totoo, ang Panginoon ay naroroonan nung mga oras na kailanganin ninyo. Ma! Sapsi? Tana! Ma! Sapsi! Tama na! Tama na! Ma! 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 Hindi ko akalain na tutuparin ni Mona ang pangako niya si Osandra. Napapantayan niya ang pagmamahal ng sarili mo, ina. I'm sorry, Pa. Kaguluhan na to.